Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglululhati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling pag-alang po sa ating dearly beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at sa di malilimutang turut-aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida and to their beloved children. At bumabati din po ako ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil tunay po ang Diyos po natin ay talagang hindi po nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ito po mga naranasan nating pandemic po, talaga marami po nawalan ng trabaho at isa po doon ang beloved husband ko. Maging mga kapatid ko po, may mga anak sila, talaga nawalan po talaga ng financial sa loob po ng 4 months. Pero ang Diyos po talaga natin ay makapangyarihan po. Talaga andyan po yung himala niya. Hindi po tayo pagkukulangin natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na may pupunta sa bahay, mangungumusta, at magbibigay na lang po ng isang sakong bigas, na kailang sakong bigas po kami na talagang galing po lahat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Maging po sa load ko, talagang hanggang ngayon po provided po yan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala po ko ginagastos dyan. Talagang napakabait po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Talagang makikita na lang po natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpo-provide po sa lahat ng ating pangangailangan. At ganoon din po, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil 1994 po, nasave po kami. Nakilala po namin ating mahal na Panginoong Hesus sa banal na gawain na to. Dati po, sa ibang church po kami. Doon po sa ibang church namin, nag-Bible school po ako sa lugar po ng Baguio City. Talaga nangangaral na po kami sa mga prisuhan, sa mga kabundukan, kahit sa ang probinsya po. Pero meron pa pong kulang sa amin. At isang araw po, nanood po kami ng Channel 13. Hindi po sinasadya, nalipat po sa Channel 13. At nakita po namin ating dearly beloved pastor na nangangaral po. At nung nanonood po kami, talagang manghang-mangha po kami sa kapangyarihan, sa pangangaral po, sa tapang po na ating dearly beloved pastor. At ang ginawa po namin magkapatid, pumunta po kami sa lugar ng Marikina dahil doon po yung gawain. At doon po pag talagang nabibless po kami, grabe po yung presensya ng mahal na Panginoong Hesus sa kabanalan ng mga choir, sa mga kapatiran. Sobrang nabless po kami at umuwi po kami sa bahay, yung kapatid ko po kasi may asthma po siya. Nawala po yung asthma na yon, glory to God. At meron din po kong skin disease. Instant po, pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang ginawa po namin, nagpaalam po kami dun po sa dating church namin. Sinabi po namin na dito na nga po kami. Dito na po kami dahil dito po namin naramdaman yung talagang kapangyarihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang ngayon po, salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil narito pa rin po kami na patuloy po na ginagamit ating mahal na Panginoong Hesus kahit hindi po karapat-dapat. At nagpapasalamat din po ko sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil 2009 po, ectopic pregnancy po ko, 3 months po yung baby ko. At isang araw na lang po, sobrang sakit po ng tiyan ko. At ang akala po namin normal lang, pero hindi ko na po talaga kaya. Kapag humiga po ako, umakyat po yung sakit sa balikat ko po. Talagang nakaupo na lang po ako at pag kumakain po ako, sinusuka ko po yung makinakain ko. At dinala po ako sa hospital para lang po magpa-check up. Ang sabi po sa akin, sabi po sa amin ang result po, ruptured ectopic pregnancy po. Pumutok na po yung baby po doon sa loob ng fallopian tube. At napakadelikado po talaga. Kinakailangan na po ako maoperahan. Pero hindi po ako nagpa-opera. Umuwi po ako ng bahay. Talaga naniwala kami sa ating mahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa palala na po ng palala yung nararamdaman ko. At kapag kumakain po ko kahit isang kutsara po, sobrang bigat po ng nararamdaman ko. Parang may ilang kilo po sa tiyan ko. At 3 hospital po yung pinuntahan namin. Pare-parehas po sila ng findings po talagang ruptured ectopic pregnancy, kinakailangan na po operahan. At yung pinakalas na hospital po, masabi po sa akin ng doktor, may pinakita po sa akin kung ano na po yung kalagayan ko. Bulok na raw po yung right ovary ko, yung fallopian tube ko, may 500 ml na buong dugo. Kinakailangan na raw po yung tanggalin. Habang pinapaliwanag niya po yung kalagayan ko, pumapasok po sa isip ko yung mga turo ng ating beloved mama dear. Tapos po bigla po ako bumangon na sabi ko, hindi po ako magpapa-opera, taga God, Jesus hallelujah. Miracle Crusade po amen, kami. Hallelujah. Marami doon na mga karamdaman pinagaling na ating mahal na Panginoong Hesus. God, maraming himala
Nagtaka po ako nung time na yun, talagang hindi ko po maintindihan, talagang sobrang lakas po ng loob ko, sobrang tapang. Alam ko po galing po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin po na ating dearly beloved pastor, hallelujah. At sabi ko po sa doktor, di po ako magpapa-opera. Ang sabi niya po sa akin, pag lumabas ka ng pinto ng hospital, mamamatay ka. Pero po, sabi ko sa beloved husband ko, ilabas mo ako dito, ayoko dito. Magtitiwala tayo sa mahal na Panginoon. Pumunta po kami sa Sauyo Fasting House po. Pagdating po namin doon, nagpupuri. Yun lang po ginagawa, nagpupuri. Tapos ang beloved husband ko, habang nandun po ko, nagpa-fasting po siya. Talagang mga ilang days po yung tatanggalin ng doktor. Nilabas po yan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Na lumabas po yun, sobrang gaan na po ng pakiramdam ko. Amen. At nagpa-check up po ulit ako. Talagang clear po. Talagang okay na po lahat. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Grabe po talaga yung malanati, mahal na Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. At ganun din po, nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoong Jesus dahil nung galing po ako ng overnight po sa Amoranto, pumunta po ako ng dyan po sa Almar sa kapatid ko. At nung pumara na po ako sa jeep, nung bababa na po ako, nagulat na lang po ako kasi may hood po na doon po sa tinambakan kong jeep, may nakita kong hood, yun pala po. Binanggana po kami ng taxi. At bigla po naghiwalay yung jeep at taxi. Nahulog po ako sa gitna. Hindi ko na po alam kung ano po nangyari sa akin. Nakita ko na lang po yung sarili ko. Nakatayo na po ako sa gilid ng jeep. At pinabababa na po lahat ng pasahero. Nakita ko po yung hood ng taxi at yung jeep po. Wasak na wasak. Pero yung paa ko po, wala po talagang sugat. Purihin po ang ating mahal na Panginoong Jesus. Salamat sa ating mahal na Panginoong Jesus sa kanyang pag-iingat. At ganoon din po, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil pinagpala niya po kami sa lahat po ng bagay, lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord.